불이 아래 남있어요. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol, ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig, nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa iyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikda ng bayang Israel ang iyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana. Pinapagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at tinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang napatungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo
na anak ni Safat na taga Abel Mehola, bilang propetang hahalili sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ganda't mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag ka magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Magsitayo na po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y mag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya.
at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng Poong Jesus Nazareno at araw ng ating pagdedebosyon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Isang aral tungkol sa intensyon ang nais ituro sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Intention. Sabihin nyo nga po, intention. Kung titignan natin ang salitang intention sa diksyonaryo, ito po ay nangangahulugang isang kagustuhan, isang plano o isang pakay. Intention, plano, kagustuhan o pakay. Kaya nga, kahit sa ating panalangin, ginagamit natin ang salitang intention. Dahil dito, nasasabi natin sa Diyos ang ating kagustuhan, ang ating plano o ang ating pakay. Ito rin po ang dahilan kung bakit ka naririto ngayon. Kasi ikaw ay mayroong intention. Sino po bang walang intention dito? Taas ang kamay. Di ba wala naman? Hindi ka naman dadayo sa kiyapo, hindi ka naman makikipagsiksikan, hindi ka magpapakainit o gagastos nang wala kang intensyon. Hindi po ba? Lahat tayo mayroon. Magkakaiba nga lang. Pwedeng ang iba, ang intensyon nila, gumaling sa sakit. O gumaling ang mahal sa buhay sa sakit. Yung iba naman, ang intensyon ay may hinihiling sa Diyos. Hindi po ba? Ganyan po ba ang inyong intensyon? O yung iba naman, ang intensyon lang, magpasalamat sa Poong Jesus Nazareno. Pwede din yun. Pero meron naman iba, ang intensyon, matulog. Oh, tingnan mo yung katabi mo. Diba? Dumayo pa sa kiyapo para matulog. Oh. Alabitin mo. Yun. Oo. No? Meron yan. Kanya-kanya tayong intensyon. No? Sayang naman. Andito ka na. Pero intensyon mo, sabi mo, magpapasalamat sa Diyos. Pero ngayon, tulog. Eh ano ba talagang intensyon mo? Mga kapatid, ito po ang gustong gawin ni Jesus sa atin ngayon. Ang gisingin tayo sa tunay nating intensyon. Kaya nga, ginamit ni Jesus ang 7 utos para ipamulat sa atin ang tunay nating intensyon. Example lang ni Jesus yung 7 utos para imulat tayo sa ating tunay at totoong intensyon. Sinabi ni Jesus, narinig ninyo noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ito po yung sinasabi ng kasulatan. Ngunit
ginigising ni Jesus ang lahat sa pagsasabing, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Ibig sabihin, hindi porket wala kang kinakasama, hindi porket hindi mo pinapatulan o hindi mo pinapasukan ng relasyon ang iba habang ikaw ay may asawa o kasal, hindi ibig sabihin hindi ka nakikiapid. Dahil ang pagtingin sa iba na may mahalay na pagnanasa ay isang pakikiapid. Madalas kasi, tinatago natin ang ating intensyon sa iba't ibang paraan. Di ba? Magaling tayo dyan eh. Hindi ko naman intensyon matulog. Gusto ko naman talaga magdasal. Pero napapikit lang ako. Minsan may ganun, di ba? Hindi ko naman intensyon na magnakaw. Nagipit lang talaga ako. Hindi ko naman intensyon na mambabae. May tinanong ko lang naman kung anong pangalan niya. Di ba may mga ganun? Magaling tayong magtago ng ating intensyon. Kunwari, nagtitinda, pero ang totoo, nanloloko o nandadaya ng tao. May mga ganyan. Meron naman iba, sinasabi, ang intensyon nila ay makatulong sa bayan. Pero ang totoo, magnanakaw. Meron iba, ang sinasabi, gusto kong maglingkod sa Poong Jesus Nazareno. Okay naman yun. Pero bakit nung nandito ka na, chismis ka naman ng chismis. Marites ka ng marites dyan. O hindi mo naman sinusunod yung mga pare. Ano bang intensyon mo? Maglingkod o manggulo? May mga ganyan. At kahit ang pakikiapid, ganun din. Hindi ka nga sumama sa iba. Hindi ka nga nakipagrelasyon. Pero ang pagtingin mo naman, laging mayroong pagnanasa. Kaya nga, mga kapatid, ang sinasabi sa atin ni Jesus, kung ang mata at kamay natin ang nagdudulot sa atin ng pagkakasala, dukutin at putulin. Dahil ang mata, ang kamay, ibinigay upang gamitin sa mabuti. Yan yung intensyon ng Diyos. Gamitin sa mabuti. Pero kapag ginagamit sa masama, mabuti pang ito ay alisin. Ito po ang mensahe sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno sa araw na ito. Suriin natin ang ating mga intensyon. Yung bang hinihingi ko na sana makapasa sa exam, magkatrabaho, maka-abroad, gumaling sa sakit, o kung ano-ano pang intensyon, ito ba talaga ay makakabuti? Baka naman pag naging lawyer ka na, mas lalo kang maging sinungaling. Baka naman kapag naging doktor ka na, mas yumabang ka pa. O baka naman yung hinihiling mo na makapag-abroad, baka naman gusto mo lang tumakas sa pamilya. Suriin natin yung ating mga intensyon, yung ating mga plano, yung ating mga pakay. Sapagkat alam ng Diyos kung malinis o may bahid
ang ating mga intensyon. Amen? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Ating sambitin sa bawat panalangin, gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pagsasama. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at nalulumbay naway makaranas ng pag-aalay ng ating komunidad. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw naway mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga natatanging intensyon. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po muna ang lahat. Magsitayo pong lahat. Magsitayo na Manalangin po. Kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming iniyahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa
na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod na po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
sa reino. Salamat po sa Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Oh, sino man ang nakukuha,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.